Hi guys! Nandito na naman ang inyong kusinera. Tara at samaan nyo ako magluto na naman ng pambaon recipe para sa mga bata. At ang lulutuin natin ngayong araw ay ang aking own version ng garlic pepper beef with mushroom. So kung bago ka lang dito sa aking channel at di ka pa nakapag-subscribe, huwag mo kalilimutan mag-subscribe at on mo na rin yung notification bell para lagi ka updated sa aking mga video. So tara na, samahan nyo muna ako dito magluto. Meron na nga pala ako dito sliced beef. Yan ay yung beef brisket na in-slice ko lang siya ng maninipis. Then mamarinate ko siya ng oyster sauce, soy sauce, sugar, and black pepper. And meron din pala ako diyan na nalagay na garlic. Yan. Tapos halu-haluin lang natin. Mix natin mabuti yung ating mga seasonings para naman lumasa sa ating baka. And then after ko nga siyang maihalo-halo na mabuti, nilagyan ko na siya na isang kutsara ng cornstarch. And then mix natin to ulit hanggang sa kumalat ang cornstarch sa ating baka at malusaw ito. So para naman hindi maging dry ang inyong marinate ng baka, dapat lalagyan nyo rin ito ng mga 1 tablespoon lang ng tubig. And then nilamas ko na nga ito gamat ang kamay ko para naman maganda ang pagkakamarinate at lumambot ito. Nakakatulong ang paglalamas na gamit ang inyong kamay para naman lumambot ang texture na ating baka. Ayan. So dapat malinis ang inyong mga kamay dyan ha. Ako ay naglinis naman talaga, naghugas gamit ang sabon. So minarinate ko siya overnight and then kinabukasan tinake out ko na siya and naglagay ulit ako dyan ng 2 tablespoon na cornstarch. Alam nyo ba kung ba't ako naglalagay niyan? Kasi ang cornstarch guys, promise, nakakalambot ito ng baka. Ayan. So kinamay ko na naman siya para naman ma-coat natin ng mabuti ng cornstarch ang baka. Ayan. So kung yung iba, kapag nagtataka kayo bakit matigas yung inyong baka, kasi hindi nyo nilalagyan muna ng cornstarch bago nyo siya i-fry. So yun yung technique, natutunan ko yan sa mga Chinese. Dahil dati alam nyo naman na nagluto-lutuan tayo, naging peeling chef tayo sa Hong Kong. Kaya ayan, nakuha ko yung mga technique kung paano mapapalambot ang ating baka. And then ayan, ipa-fry lang natin siya dyan. Huwag nyo i-overfry, mga 3 minutes lang okay na. Kasi pag na-overfry ang baka, titigas ito lalo, magiging makunat siya. Kaya 3 minutes is enough. Yung medyo mag-brown lang yung ating baka. So ayan, prito-prito lang muna tayo dyan. So ayan na nga, binaliktad ko siya. For the halo-halo tayo para hindi siya dumikit. Nakita nyo naman, pag naka-fry na ito, tingnan nyo, hindi naman mukhang matigas ang texture ng ating mga baka. Malambot yan guys, kasi nilagyan nga natin ng cornstarch tapos ipiprito. Yan lang ang technique dyan, wala na kayong ibang gagawin pa para mapalambot ang inyong baka. Siyempre, nasa paghihiwa nyo na rin yan. And then another halo-halo pa tayo dyan bago natin siya hanguin. Ayan, so okay na yan. Medyo nag-brown na siya. And then luto na rin ang ating baka. So take out natin. Take out and set aside natin muna. And then sa kawali, magpiprito tayo dyan ng garlic. Dagdagan nyo yung garlic. Mas maraming garlic ay mas masarap siya. Kasi garlic pepper beef nga ito. So hindi ko masyadong dinamihan yung garlic kasi naman yung anak ko ay hindi niya masyadong type ang maraming garlic. Nahihilo daw siya, ewan ko ba. Ayan, hayaan lang natin siya medyo mag-brown. And nag-take out nga ako ng kaunti dyan para pang tatoppings natin mamaya. Then naglagay na rin ako dyan ng sibuyas. Gisa-gisahin lang natin to. And then dyan, maglalagay nga ako dyan ng 1 tablespoon na butter or margarine. Depende na lang sa inyo kung anong meron sa inyong kusina. Margarine pa yung ginamit ko, not butter. Kung medyo sosyalin kayo at afford nyo naman ang butter, why not? Coconut. Yan, hayaan lang natin mag-melt yung ating margarine dyan. And then mag-a-add nga tayo dyan ng 1 tablespoon na cornstarch para naman pampalapot ng sauce. Ayan.
or the halo-halo nga tayo dyan. And then naglagay tayo isang pakete ng Mamacita's Oyster Sauce, yung maliit lang na pakete na tagsi 7 pesos. Para tipid ba? Kasi baka na yan. Huwag na masyadong mamahalin ang mga sangkap na gagamitin ninyo. Yung ginisa-gisa ko nga lang siya dyan. Tapos nilagyan na natin siya ng tubig. Halu-haluin para maging sauce siya. Para matanggal yung buo-buo na yan, oh. Yung namuong oyster sauce na may cornstarch dyan. For the halo-halo nga tayo dyan para naman malusaw yung ating cornstarch. And then sa tingin ko ay medyo tikit, masyadong thick ang sauce. Nag-add pa ako dyan ng tubig. For the halo-halo lang tayo dyan hanggang makuha natin yung consistency na hinahanap natin sa ating sauce. And then lalagay nga ako dyan ng mushroom. Yan yung Jolly Mushroom na maliit lang na pakete, yung naka-pouch. Kasi nga tipid-tipid tayo, guys. Ayan, so halo-haloin natin. And then syempre tantsahin nyo na yung lasa, titikman nyo yan siya. So tinikman ko nga ng time na yan at nilagdagan ko siya ng asin at saka asukal na konti para naman balance ang lasa niya. At saka syempre dahil nga garlic pepper beef yan, nag-add pa ako dyan ng black pepper para lasang-lasa ang lasa ng pepper. Ayan, kung sakto na sa para sa inyo yung sauce na yan, ay ready na yan. Tatalbog na natin yung baka dyan. Ayan, so ako hindi pa nakontento. Sinimot-simot ko yung black pepper dyan nga sa kutsara. Kasi sayang din naman, di ba guys? Ayan, lalagay ko na nga yung baka dyan. Nakita niyo yung texture ng baka ko, do, di ba? Di siya makunat. At that point naman ay papatayin nyo na yung apoy. Mga 1 minute nyo lang siya dyang ano, halu-haluin dyan sa sauce. Huwag nyo na i-over ko kasi luto naman na yung baka. Enough lang na makover siya ng sauce. Ay sapat na. Ayan. So luto na yan. Ayan lang. Kasi medyo boring lang ako. Hinalo-halo ko lang para naman makita ninyo na legit na naging sauce yung ginawa natin dyan. So, ayun nga nung pinatay ko yung apoy. May init-init pa yung lutuan. Nilagyan na natin siya ng garlic. Nag-toppings na tayo. Ayan. So, napakasarap niyan, guys. So, itry ninyo. Talaga naman nagustuhan niyan na anak ko. Maraming salamat sa panonood. At sana huwag niyo kalilimutan mag-like, comment, share, and subscribe. Siyempre, on nyo na rin yung notification bell para lagi ka updated sa aking mga video. Thank you. Maraming salamat. Sa susunod ulit. Bye-bye!